Ang mga ahensya ng gobyerno handa na sa pagtugon sa epekto ng Bagyo Marce. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita live. Naomi, inatasan nga ang mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng Bagyong Marce na magpatupad ng forced evacuation sa mga lugar na mahirap maabot ng tulong at ng rescuers. Isa ito sa mga maagap na hakbang na dapat gawin base sa naging pagpupulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa NDRRMC dito sa Camp Aguinaldo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na siya ring chairperson ng NDRRMC, mas maaga, mas mainam para mailigtas kaagad ang maraming buhay mula sa sakuna. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier the better for us. I mean, it's no problem to err on the side of caution. Kahit hindi umulan, nandun lahat, at least ligtas. Kailangan ding magtalaga ng mga LGU ng centralized drop-off points na babagsakan ng relief goods at non-food items. Ayon naman sa DSWD, nakahanda ang 300,000 ng family food packs para sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Marce. Mula ito sa kasalukuyang higit 1,000,000 stockpile ng family food packs, habang i-activate din ang kanilang repacking station sa Central Luzon para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa Hilagang Luzon. Right now, kahit po tayo ay naghahanda para sa pagdating ng Bagyong Marce, tuloy-tuloy pa rin po ang ating relief operations, lalo na po sa Bicol region. So DSWD is constantly monitoring the different evacuation centers po na tinayo. Sa panig ng Armed Forces of the Philippines, nasa 300 na search and rescue teams ang naka-standby para sa Bagyong Marce at handa rin ang airlift capabilities pati na ang mga Black Hawk helicopter para sa pagdadala ng food at non-food items. Hindi naman maantala, Naomi, yung security operations ng sandatahang lakas sa kabila ng pagtulong sa bagyo. Habang gumagawa po tayo ng humanitarian assistance and disaster response operations, tuloy pa rin ho yung ating internal security operations, yung mga combat operations ho natin. Ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR nakamonitor din sa forecast ng pag-asa para i-alerto ang mga barangay na landslide at flood-prone areas. Listahan po ng mga barangay na yon, binibigay po namin yan dito po sa OCD, para makalat po nila dito at ma-distribute po nila ang information tungkol po sa likely scenario na tinatawag. Sana po gamitin po ito ng mga local officials po natin dito po sa pagdesisyon ng preemptive evacuation po at kung saan po dapat siguro maging mas ligtas ang mga kabarangay po natin dito po sa local government. Naomi, activated nga muli itong Interagency Coordinating Cell para sa mas pabilis sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong may binabantayan na namang bagyo. Naomi. Patrick, nanggaling tayo sa mga malalaking mga bagyo. Hanggang ngayon eh, sapat pa rin ba yung stockpile ng mga family food packs para dito sa mga maaapektuhan ng Marce? Naomi, gaya nga ng aking nabanggit sa aking report, may higit 1,000,000 pa ng stockpile ng family food packs ang DSWD at para sa Bagyong Marce ay may nakahanda na 300,000. Pero posibleng madagdagan nga yan dahil patuloy naman yung ginagawang monitoring at para nga mapabilis yung distribusyon ng tulong ay inactivate yung kanilang repacking station sa Central Luzon at nagamit nga rin, Naomi, yung mga EDCA sites kung saan mayroong mga nakapreposition na relief items mula sa Amerika. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.